Welcome back, Stanley Pringle, at ready na sa semifinals at isa pang star player magbabalik muli sa Barangay Ginebra. At yan nga ang ilan sa mga kikilalanin natin at aalamin natin sa videos na ito, mga ka-idol. Hindi matatawaran ang determinado at motivation ng bawat team na ipanalo at makapasok sa semifinals. At sa kabilang banday, masasabi natin, mga ka-idol, na lahat na nakapasok sa quarterfinals ay deserving dahil din sa magandang performance na kanilang ipinakita. Ngayon nga ay kinilala na natin, mga ka-idol, ang mga team na maghaharap para sa semifinals. At iyan nga ay Magnolia Hotshots kontra Miralco Bolts at NLEX Sud Warriors kontra Barangay Ginebra na may hawak nga na defending champion. Muli nating balikan, mga ka-idol, ang naging laban ng San Miguel Beermen at Miralco Bolts, kung saan talaga namang naging mainit ang harapan ng dalawang malakas na team na ito. Marami nga ang nakapansin, mga ka-idol, katulad nitong si Poy Eram na tila nagyayabang tuwing siya ay nakakapuntos. Itong si Rudney Brunjal, mga ka-idol, na bagong player ng SMB ay nagyabang sa harap ng imports ng Miralco Bolts matapos ngang makapuntos siya ng isang tres, mga ka-idol. Ngunit sa score na 185, nanalo nga ang Miralco Bolts at na-eliminate na ang San Miguel Beermen para sa semifinals. At ang naging best player dyan itong si Chris Newsom, na nakakuha nga ng 22 points, 7 rebounds at 4 assists. Pagkatalo nga ng SMB, aminado itong si Coach Leo Austria na may kinakaharap silang malaking problema. Sabi nga niya, ang malaking problema ng San Miguel ay chemistry. Needs more cohesiveness as team to find success. At tila nakabawi naman ang Magnolia Hotshots sa Phoenix Super LPG na noon ay tinalo sila sa quarterfinals. Sa naging laban nga ng Magnolia Hotshots at Phoenix Super LPG, nakita natin kung paano maglaro ang dalawang star player na si Matthew Wright at Calvin Abueva. Patapos matalo nga, mga ka-idol, ang Phoenix, stress pa rin itong si Matthew Wright dahil sinasabi nga niya at nangihinayang sa mga player na nawala sa kanila. Patulad nito si Calvin Abueva na dating Phoenix Super LPG at si Justin Chua ang bagong naalis sa kanilang team. Kung kaya't sa ngayon ngay marami nagtatanong kung aalis na rin siya sa Phoenix Super LPG o kung tutuloy siya sa ibang bansa para doon na maglaro. Ang naging sagot nga nitong si Matthew Wright, "I love to stay in the Philippines. My family's here. My son's born in St. Luke's. I got a farm here in Quezon Province. So my whole life is here. I've been here for over 6 years. It's not easy to just leave. I love the PBA. I love Gilas. Those two things are very hard to separate." At sa pagkapanalo nga ng Magnolia Hotshots na makakaharap nila ang Miralco Bolts na isa rin sa mga malakas na team, sabi ni Coach Chito Victolero, "Both teams have defensive mindset. We face them in the last bubble, in the semis din. Expect a very good series because both teams go in hard. They play good defense. They grind together. I think this will be a dogfight between Miralco and Magnolia Hotshots. This is good for the fans. Maganda to para sa PBA and I think magiging maganda yung series." Sa pagkapanalo naman ng Miralco Bolts, sabi nitong si Coach Norman Black, "It was a great team effort. Tony Bishop really played well tonight. He shot the basketball well from the perimeter. I think everybody did their job in contributing to this win. It's nice to be in the semis again. It's not every day you beat a powerhouse San Miguel team. So it's good to win for us." At sa inabangang laban naman ng TNT at Barangay Ginebra, tila napakaganda ng ngiti nitong si Coach Tim Cone dahil naipanalo nila ang laban. Sabay ng tagumpay ng Barangay Ginebra at NLEX Sud Warriors, tila gumuho naman ang pangarap ng Alaska Aces na ipagpatuloy pa ang laban, gayon din naman ang TNT. Sa pagka-eliminate nga ng Alaska Aces, ito na ang naging huling laban nila sa PBA. Kaya binigyan din ng special ceremony at tribute ang Alaska Aces. Sa ngayon nga, mga ka-idol, ay umaasa tayo na may bibili sa kanilang franchise. Nang sa ganun ay mabuo pa rin ang kanilang team kahit na hindi ito Alaska Aces. Tagumpay naman ng NLEX Sud Warriors, isa sa kinakitaang galing ay itong import sila na si Cameron Clark. Umachieve nga ng 24 points, 8 rebounds at 2 assists. Kung kaya't sabi nga itong si Coach Cheng Yao sa kanilang tagumpay, "Before anything else, batiin ko lang yung mami ko. Nasa hospital siya, so I'm just dedicating the win to her. Pagaling ka, mami. I love you, mami. Kung wala kaming second chance talaga, wala kami dito. They stretched us to the limit. And they understood that Alaska wanted to go out on the blaze of glory." Sa nga ngayon, mga ka-idol, sa Governor's Cup, ang Barangay Ginebra sa kinatatakutang team dahil nasa kanila pa rin ang best import na si Justin Brownlee. At sila pa rin ang may hawak ng defending champion ng Governor's Cup. Kung mapapansin natin, mga ka-idol, mas lalong lumalakas ang Barangay Ginebra
lalong-lalong na sa ipinapakita ng ilang player nila katulad nilang ni Japheth Aguilar sa uling laban na nakakuha ng 26 points, 7 rebounds at 2 blocks habang si Justin Brownlee naman ay 29 points, 18 rebounds, 7 assists. Si Scottie Thompson naman ay 17 points, 10 rebounds at 9 assists at itong bagong kabarangay Ginebra na si Nards Pintoy nagpapakita rin ng galing pagdating sa depensa na nakakuha ng 7 points, 5 rebounds at 5 assists. Score na 115-95 nagawang manalo ng barangay Ginebra at i-eliminate ang TNT na dating kampiyon nga ng All-Filipino Conference kung kaya't ang naging best player dito ay itong si L.A. Tenorio na kakuha nga ng 22 points, 6 rebounds at 6 assists. Sunod-sunod na tagumpay ng barangay Ginebra, nasabi nga nitong si Coach Tim Cohn, "It is always super special to win despite a twice to beat disadvantage. To find a way to do that is really really hard. That adds our way against you. To do it against Chot Reyes and such a huge opponent like TNT, Chot, I just consider one of the greatest coach I've ever coached against. So when I can do it against Chot, it makes the win special." Ngayon nga'y kaabang-abang ang magiging harapan ng NLEX at Barangay Ginebra sa semifinals. Na inilabas na rin naman ang kompletong schedule mga ka-idol. Kung saan magsisimula nga sa March 23 Wednesday ang laban ng Miracle Bolts at Magnolia Pambansang Manok habang nandyan ang sunod na laban ng NLEX Hood Warriors at Barangay Ginebra. March 25 naman Barangay Ginebra kontra NLEX at Magnolia kontra Miralco. At sa 27 nandyan ang Miracle Bolts kontra Magnolia at NLEX kontra Barangay Ginebra. Maaaring sa pagkakataong ito malaman na natin at makilala natin kung sino ang papasok para sa finals. Para naman sa nominado at lista ng best player at best import, tila nasa tatlong player na lamang umiikot ito na kay Kevin Alas, Scottie Thompson at maaaring kay Paul Lee. Abang, maaari namang maglaban sa best import ito si Mike Harris ng Magnolia Hotshots, Tony Bishop ng Miracle Bolts at Justin Brownlee ng Barangay Ginebra. Ngunit kung kayong tatanungin ko, sino nga kaya ang magiging best player of the game para sa mga local at sino nga kaya ang magiging best import? Ngayon nga mga ka-idol ay tila, relax ang Barangay Ginebra dahil ang makakalaban nila sa semifinals ay ang NLEX. Ngunit marami nga nagsasabi, bilog ang bola kung kaya't hindi pa dapat makampante ang Barangay Ginebra sa laban nila kontra NLEX. Lalo't nandyan nga kanilang bagong imports na si Cameron Clark at ang magaling sa tres at shooter na si Kevin Alas. Ngunit ang kagandahan nga mga ka-idol, tila nagiging solid ang lineup ng Barangay Ginebra dahil nandyan itong si Japheth Aguilar, Justin Brownlee, L.A. Tenorio, Scottie Thompson, Christian Standardinger at itong si Nards Pinto. Sinasabing sa kanila nga lang anim umiikot ang bola ng Barangay Ginebra. Ngunit sa ngayon nga mga ka-idol may sinasabi na bagong babalik sa Barangay Ginebra. At iyan nga itong si Aljun Mariano. Kilala rin naman natin na itong si Aljun Mariano isang magaling na player at talagang mapapakinabangan ng Barangay Ginebra pagdating sa depensa. Kung kaya't ang tanong na nga lamang, mapakinabangan pa rin kaya siya ng Barangay Ginebra? Lalo pat nandyan na nga itong si Nards Pinto. At ngayon naman ay usap-usapan din mga ka-idol ang muling pagbabalik ni Stanley Pringle sa semifinals. Noong una nga sinabi ni Coach Tim Cohn itong si Stanley Pringle ay out for the rest of season after knee surgery. Sa ngayon nga mga ka-idol ay napakarami ang umaasa at marami nakakamiss sa mga move at depensa nitong si Stanley Pringle na talaga namang ikapapanalo ng Barangay Ginebra. Sa ngayon nga mga ka-idol ay tila napupunan nitong si Scottie Thompson ang iniwang posisyon ni Stanley Pringle. Ngunit sa ngayon nga'y malamang makakabalik na itong si Stanley Pringle lalo pat sumasama na nga siya sa ensayo ng Barangay Ginebra. Wala pa mang opisyal na pahayag ngunit umaasa tayo mga ka-idol na makababalik na itong si Stanley Pringle dahil kakailanganin siya ng Barangay Ginebra pagdating sa finals kung sakaling ang makalusot sila. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, naniniwala ba kayong makukuha muli ng Barangay Ginebra ang kampiyonato ngayong Governor's Cup lalo pat sila nga ang defending champion? At kailangan pa ba ng Barangay Ginebra ang serbisyo ni Stanley Pringle at Aljun Mariano lalo pat tila sumasang-ayon nga ang panahon sa kanila? At sino-sino nga kaya ang karapat-dapat na maging 6-man lineup ng Barangay Ginebra? Kung ano man yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.